mga tao pa rin na gusto nilang gawin ang kanilang gusto, ang kanilang kalooban, kahit labag sa kalooban ng Diyos. Uy! Pero isang araw, mga tol, itong tanda nyo, sa ayaw at sa gusto natin, haharap tayong lahat sa Diyos. At yun ang nakakatakot. Pagharap natin doon, ang tatanungin sa atin ng Diyos, ano ang ginawa mo na nabubuhay ka pa sa mundo? Dalawang lugar lang ang pwede natin puntahan. Lugar ng pagdurusa at lugar ng kaginawaan. Mga tol, nakakulong kayo ngayon. Maari nagkamali kayo sa inyong pasya. Ang mabuting balita, may pag-asa pa kayo na manumbalik sa Diyos. Naalala nyo yung pusakan na kriminal? Yung katabi ni Jesus sa krus? Ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Anong sagot ni Jesus? Ngayon din, sinasama kita sa paraiso. Isang kriminal, isang pusakan. Hindi nagbago ng reliyon. Hindi gumawa ng mabuti. Pero bakit sinabi ni Jesus, ngayon din habang kausap kita, isinasama na kita sa paraiso. Kasi may nakita si Jesus sa kanya. Una, kinilala niya yung mga kasalanan. Ikalawa, sumampalataya siya. Mga tol, mananampalataya, yun ang hinahanap ni Jesus sa inyo ngayon. Kapag nakita ni Jesus sa puso niyo sa oras na ito ang pananampalataya, kahit nakakulong kayo, sasabihin sa inyo ni Jesus, ngayon din, isinasama kita sa paraiso. Tandaan niyo, minsan lang tayong mabuhay. Dapat, habang nabubuhay tayo, gawin na natin kung ano ang kalooban ng ating Diyos, Ama. Nakuha niyo ba? Okay. Nakakatakot ang parusa sa impyerno. Kung kayo'y naiinitan dyan, milyong beses pa ang init sa impyerno. Dahil doon, awang-awa sa inyo ang Panginoong Jesus. Kaya nga, nang matay siya sa krus, dahil sa pagmamahal sa ating lahat, sana naman, pahalagaan natin ang ginawa ni Jesus. Ngayon, initingnan ni Jesus ang bawat puso ninyo. Walang nalilihim sa Kanya. Kung nakahanda kang kilalanin na ikaw ay makasalanan at handa kang magbalik loob sa Panginoong Jesus, naghihintay siya. Nakabukas ang kanyang palad, gusto kanyang yakapin. Pero nasa iyo ang desisyon kung magbabalik loob ka sa Kanya. Mga tol, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay pa kayo, nais kong ulit-ulitin sa inyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. At nais niya, someday, makita kayo, makasama niya sa kalangitan. Kahit magkakaiba tayo ng reliyon, ang mahalaga, isang araw, magkita-kita tayo sa langit, masaya na ako roon. Okay, mananalangin tayo. Huwag mong pakialaman yung katabi mo, wala siyang magagawa para iligtas ka. Wala ka rin magagawa para iligtas ang katabi mo. Yung desisyon na gagawin mo sa oras na ito, yan nakasalalay kung sa langit o sa impyerno, mapupunta ang kaluluwa mo. Sa pananalangin ito, invite kitang mag-pray. Ikaw at ang Diyos ang mag-uusap. Ang tawag dito, prayer of acceptance, panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. Kapag ginawa mo ito ng totoo sa puso mo, nakita ng Diyos totoo sa puso mo, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Kapag biniro mo ang panalangin na to, walang mangyayari sa iyo. Sayang lang ang panalangin ko. Nakukuha niyo ba? Opo. Nari pa yung panalangin. Yumuko kayo at pumikit. Kung gusto nyo itaas ang kamay nyo, nakikita ng Diyos yan. Sundan nyo ang prayer na to. Dakilang Ama, Dakilang Ama, sa oras kong ito, inikilala ko, na ako yung makasalanan, Humingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko, sa lahat ng kasalanan ko, at sa oras kong ito, Jesus, binubuksan ko, ang aking puso, pinapapasok kita, sa aking buhay, natanggap kita, bilang Panginoon, at tagapagligtas, ng buhay ko. Pagkarihan mo ako, mula sa oras na to, at sa mga panahon, darating. Ito ang dalangin ko, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen.
Mga tol, anong date ngayon? May? 24. 24. Anong oras sa inyo? 9:20. 9:20 ng umaga. Sa ganitong oras, sa ganitong araw, nagkaroon kayo ng personal na relasyon sa ating Diyos Ama. Juan 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap kay Jesus, sila ay binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Mga anak na kayo ng Diyos. Dahil dyan, sinasabi sa inyo ni Jesus, Lucas chapter 10, verse 20, magala kayo dahil ang mga pangalan ninyo ay nakatala na sa aklat ng bilang ng buhay. Mga tol, baro ako umalis. Nais ko kayong palahanan. Kung pinalagaan ng Diyos ang buhay nating lahat, namatay siya sa krus para sa atin, huwag sana nating sayangin ang ating mga buhay. Sa ayaw at sa gusto natin, aharap at aharap tayo sa ating Diyos Ama. Nawa, pagharap natin sa Kanya ang salita na maririnig natin sa bibig ng ating Panginoong Jesus ay ganito, tapat at mabuting alipin. Halika, tanggapin mo ang gantimpalang nakalaan. May mga pamilya kayo, may mga asawa kayo, may mga anak kayo. Gawin nyo kung ano ang nararapat upang magbigyan nyo ng kapayapaan at kaligayahan ng inyong pamilya. Habang narito kayo sa loob ng kulungan, namumroblema ang inyong mga mahal sa buhay dahil iniisip niya ang kalagayan nito. Kaya mga tol, kapag niloob ng Diyos na naayos na ang mga kaso ninyo, nakalabas na kayo dyan, maglingkod na kayo sa Diyos upang ang inyong mga mahal sa buhay ay maging masaya naman sila. Karapatan nila na maging maligaya, nakapiling kayo sa nanggang mga tahanan. Nakukuha niyo ba? Oo! I pray to the Lord, ingatan kayo, dumating ang panahon, makalabas kayo rito, maayos yung mga kaso niyo, at maglingkod na kayo sa Panginoon. Dahil kung meron mang buhay na pinakamahalaga at pinakamakabuluhan sa mundong ito, ang buhay na gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos Ama. Congratulations sa inyo. God bless you all. Thank you very much.